Naniniwala po kami na tayo ay magkakaroon pa rin ng maraming pagkakataong makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Iniyak ko po sa doktor yun na ayokong mag-back to zero kasi nandito na kami sa point na 2 months, hindi na siya natutusukan ng linggo-linggo. Nung sinabi nila yun na nagmakaawa ko na wag nang ibalik, sabi nila hindi daw pwede. Nag-usap kaming mag-asawa na ganun nga. Kasi ina-interview ako ng doktor, nandun din siya nung time na yun, lumabas siya eh. Umalis kasi ayaw niya nakikita akong umiiyak. Nung time na sinabing relapse. Kaya January, pinapabalik kami, hindi ko siya nabalik. Ang pagkabinat sa anumang sakit ay isang mabigat na pagsubok. Ito ang nangyari kay Dwayne Candelaria, isang batang taga-Kupa ng Antipolo. Ang batang ito ay merong acute lymphoblastic leukemia. Pang-injection po ng pang-baby, hindi siya nabigyan nun. Hanggang nag-isang taon, hindi po siya nabigyan. Kasi sa pandemic na kailangan may ano ka muna, swab bago ka mapunta ng center or meron kang inject na yung pang-COVID, hindi po ako nabigyan nun. Kasi nung nag 2 years old po na si Dwayne, okay naman po siya nung isang taon siya, masigla, bibo, talagang hindi ko akalain na magkakaganon after nang nag 2 years old siya. Ayon kay Nanette, ang ina ni Dwayne, sa layingin pinanganak ang bata. Hindi raw dumaan ang bata sa newborn screening. Pagkapanganak ko po kay Dwayne noon, March 10, hindi kasi siya nang nabigyan ng gamot na pang baby, nung pati yung hindi siya na-test ng newborn screening. So, parang ang ano noon, naging parang pandemic baby na rin po siya. Hindi, kasi after 5 days, si Dwayne po is masayahing bata, bibo. Laging, opo, sa bata hindi naman nawawala yung pagiging makulit, talagang ganon. Na hindi naman po siya yung katulad ng bata na panay ang labas. Dito lang po talaga sa loob ng bahay, ang ano niya, pinaka-hobby niya lang po talaga maglaro sa cellphone, sa mga kapatid, sa kuya, sa ate. Ayun lang po yung ano niya, makipag-bonding lang po. Dalawang taon si Dwayne nang ma-diagnose na mayroong leukemia. Masigla naman ang bata noong siya ay hanggang 1 year old pa lamang. Saktong 2 years old niya po siya na-diagnose. March 10 po siya nag-birthday ng 2 years old. March 20 po siya na-diagnose ng may acute lymphoblastic leukemia. Nakapag-decision po kami nung March 18, nadalin si Dwayne sa hospital. Doon na po siya na-admit ng PCMC. Nag-umpisa po na yun ng March 18. March 20, lumabas yung result niya ng bone marrow. Nag-positive po siya doon. Doon po nalaman na may sakit siyang ALL. Then after ng admit niya sa hospital, April, pinapunta po kami, pinabalik kami, hindi po namin siya nabalik agad. Inabot na ni Dwayne ang maintenance stage sa kanyang chemotherapy. Hindi sila pumalya sa paggamot. October 5, then nalaman lang po namin December 14, pagbalik po namin ng hospital. Kasi ang balik na po talaga namin itong maintenance, laging 2 months. Wala po siyang ibang naramdaman na sinasabi nilang nahihilo, masakit ang ulo. Hindi po siya nakaramdam ng gano'n na pagsusuka. Kaya ikinagulat nila ang pag-relapse ng sakit ng bata.
Hindi matanggap ni Nanette ang pagbabalik sakit ni Dwayne. Kaya pinoproblema nila yung tinatawag na back to zero na gamutan. Iniyak ko po sa doktor yun na ayokong mag-back to zero kasi nandito na kami sa point na 2 months, hindi na siya natutusukan ng linggo-linggo. Nung sinabi nila yun na nagmakaawa ko na wag nang ibalik, sabi nila hindi daw pwede. Doon lang po namin nalaman nung December na nag-relapse siya. Kung sinabi ko sa doktor na bakit po positive blast yung lumabas sa ano, sabi nila isolated na relapse na siya, CNS. Bago na-diagnose si Dwayne na mayroong ALL, nagkaroon siya ng iba pang mga sakit. Dire-diretso naman po yung chemo niya, wala naman pong palya. Kaya sinabi ko sa kanila na baka po din nung time na yon nung October, nagkaroon po kasi siya ng foot and mouth disease, baka doon. Kaso hindi daw pwede nung ganun. Tapos mag-relapse, dito nakarambuan lamang, bumalik sa doktor sila para ulitin ang regular na chemotherapy ni Dwayne. Pero nakakadalawang linggo pa lamang, itinigil na nila ito. February lang po kami nag-start ng chemotherapy. Hindi kami na pumayag na mag-back to zero siya. Pero sabi ko, ayoko na po kasing matusok yung anak ko. Kasi iniiyak niya sa akin na ayoko na pumunta ng hospital, mama. Kasi ang sabi niya sa amin, bakit pa ako dadalhin ng hospital? Wala naman na akong sakit. Kaya ayun po, napag-desisyon namin na mag-asawa, kaming pamilya, na hindi na ituloy yung chemotherapy niya ng relapse. Ang ituloy na lang yung chemotherapy niya ng dati, na kada 2 months ang balik. Maintenance po. Para maibsan yung bigat ng problema, pinapasyal naman si Dwayne at ang kanyang mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Gagala po. Namamasyal naman po. Pinapasyal po namin sila sa mall para kahit papano naibsan yung sakit na nararamdaman ni Dwayne, na kada balik namin ng hospital, tinutusok siya. Doon po namin binabawi yung mga ano niya, mabibigat na nararamdaman. Sa kabila ng sakit ni Dwayne, umaasa sila na gagaling ang bata sa kanyang malubang. Ang gusto niya po, maging ano siya, isang pulis. Kasi ayun po yung hilig niya, yung mga sa gusto niya, yung sa baril. Sa kabila ng pag-ulit ng chemotherapy, tuloy pa rin ang pagtulong ng biyanan ni Nanette. Yung pangangailangan po namin, sa biyanan ko po kasi nagbibigay ng katulad ng pangangailangan ng mga anak ko. Biyanan ko po ang tumutulong at nagsusuporta sa amin. Biyanan ko po na ngayon, kakaumpisa ko lang din po kasi magtrabaho. November lang po ako nag-start ng trabaho na Neltech. Doon ko na rin po nakukuha yung iba niya na pang-support. Katulad nung sa pambili ng mga kailangan niya, talagang katulad ng pagkain, gatas niya. Doon ko na rin po nakukuha. Yung dati, araw-araw talaga po yung pasok niya. Ngayon po, dahil nag-stop po, November po nag-stop yung work niya, natigil po. Kaya ngayon po, ngayon bumalik po itong March lang, kaka-open lang po itong week. Na ang pasok niya na po doon, 2 araw sa 1 linggo. Bali, ang ekstrang pasok niya, Saturday, Sunday. Kasi simula pa lamang ng ama ni Dwayne na magtrabaho bilang barista sa isang maliit na milk tea shop. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong, kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko.
At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po.